One of the famous definitions of kite is it is a quadrilateral with no pair of parallel sides. That means hindi pwedeng gamitin yung mga properties ng parallelogram at yung mga properties ng trapezoid sa kite. In short, may sariling properties ang mga kites. At eto sila. Now, you can pause the video at namnamin ng isa-isa yan mga yan. We have 5 problems here. First problem, in kite TAMU, TA is 6 cm. Ang TA ay itong side na to, 6 cm, label natin. Find the length of AM, ito yung AM. Now, hindi mo na kailangan gumamit pa ng kahit na anong property dito dahil yung definition pa lang mismo ng kite ay masasolve na to. Okay? So, ano bang definition ng kite bukod sa it has no pair of parallel sides? Correct, it is a quadrilateral with 2 distinct pairs of adjacent sides that are congruent. So, lagi daw siyang merong dalawang pares ng sides na obvious na congruent. In this case, ang AT ay obvious na congruent kay AM. Similarly, yung natirang pair ay congruent din sa isa't isa. So, yung TU, congruent kay MU. Laging ganyan ang sinasabi ng definition. We can then create a relationship between AT and AM. So, ibig sabihin nun, kung ano ang measure ni AT, siya din ang magiging measure ni AM. So, in short, ang magiging conclusion natin dito, ang AM ay 6 cm. And that's it. Doon na natatapos yung ating solution. Ganyan lang siya kasimple. Problem 2. In kite TAMU, TU is 5x plus 1. Label natin. 5x plus 1. And MU is 16. Find the value of x. So, tulad kanina, ang involved ay dalawang sides pa rin. And nagkataon, they are adjacent sides. Therefore, we can create an equation relating these two. That is 5x plus 1 is equal to 16. Bakit natin ginawa yan? Kasi nga, ang sabi ng definition ay congruent yung dalawang sides na yan. So, mag-iba man yung orientation, ikutin ko man ng konti yung figure, dapat malalaman nyo agad kung sa mga yan ang mga congruent sa isa't isa. Okay? So, let's continue. This is a linear equation. When we deal with linear equation, ang ginagawa lang natin palagi ay ina-isolate ang linear term, tapos yung mga constant term nililipat natin sa kabilang side. So, yung 16 kopyahin natin. Itong 1 dito, nilipat natin sa kabila. Pag nilipat mo, magpapalit ng sign. Magiging negative 1. So, this becomes 5x equals 15. Alam na natin to. We need to divide both sides by the numerical coefficient of x, which is 5. Para makancel yung 5. Therefore, x must be 3. And that's it. Nasagutan na natin yung tanong na what is the value of x? Now, to check, substitute natin yung value ng variable na ito doon sa expression na 5x plus 1 and see kung mag-i-equal siya sa 16. 5x, that means 5 times 3. 5 times 3 is 15. Tuloy natin, plus 1 is 16. Equal siya sa kanyang adjacent side. Okay, 16. Third problem, FACT is a kite with diagonals TA and FC. So, may involved na rito na diagonals and they are intersecting at point O, dun sa gitna. If the measure of angle FTC, ang FTC ay highlight natin, ito yon, FTC, 100 degrees daw yan. Kung walang diagonals sa involved or hindi niya binigay, pwedeng pangalanganan to na angle T lang, na measure of angle T. Kaso may mga diagonals dyan, kaya tatlong vertices ang gagamitin natin. Kasi di ba nagkakaroon tayo dito ng mga adjacent angles, yung FTA, ATC, mga angles yun na nabuo dahil sa mga diagonals na yan. So anyway, next, ang question ay, what is the measure of angle FAC? Ito yan. Now, hindi pwedeng gamitin yung definition lang ng kite. So alin sa mga properties ng kite ang pwedeng gamitin? Correct. Meron tayong property na the angles between the non-congruent sides are always congruent. Tandaan niyo yun,
Tignan mo lang yung shorter diagonal, 'di ba? Dito obvious ang shorter diagonal ITA, yung angles na dinaanan niya na opposite angles, laging congruent 'yon. So in short, ang measure ni angle FAC dito ay 100 degrees din. And that's it. Yun na yung ating final answer. Next. Problem 4, same figure. FACT is a kite with diagonals TA and FC intersecting at point O. If TA is 5 cm, label natin. Ang TA ay yung shorter diagonal. Tapos, FC is 14 cm. Yun ay yung longer diagonal, 14 cm. What is the area of FACT, yung kite? Di ba may area, may formula tayo for the area of a kite? Area is equal to diagonal sub 1 times diagonal sub 2 over 2. Or area equals D1 times D2 over 2. Kung saan mo siya madaling matandaan. Pero ang gusto niya lang sabihin, kapag alam mo yung dalawang diagonals ng kite, ipag-multiply mo lang yon at i-divide ng 2, alam mo na magiging area. So here, ang area ay magiging diagonal 1 is 5. Multiply natin yan ng second diagonal, 14. Sir, pwede po bang baliktad? Pwede naman yan. Over 2. Simplify lang natin yan, yung right side. 5 times 14 is 70. And then divide natin ng and then, final answer is 35. But take note, wag na wag yung kalilimutan yung unit of measurement. So here, ang ginamit ng measurement ay centimeter. Dahil area to, kailangan naka-square centimeter. Ngayon, kung walang binigay sa problem, kailangan naka-square pa rin. Pero ang gamitin mo, square units. Okay? Kapag walang binigay, square units. Laging ganoon lang yon kapag binigay yung dalawang diagonals, ipag-multiply mo lang yun at i-divide ng 2, yun na ang area. Ngayon, paano naman kung medyo iniba niya? Kunwari, binigay niya yung area. Let's say, ang area ay 70 square units. Tapos, binigay niya yung first diagonal. Sabi niya, ito ay 10 units. Tapos, sinatanong sa iyo, ano ang measure ng second diagonal? Madali lang yan. Ang gagawin mo lang ay doblehin mo yung area. 70 times 2, that is 140. Tapos, i-divide mo ng given diagonal. So, 140 divided by 10, that is 14. So, answer here is 14 units. So, try natin. 10 times 14. Gamit ang formula, area ng formula. Formula for the area, 10 times 14 is 140. Divide mo ng 2, that is 70. Okay? So again, kapag ang nawawala ay diagonal, let's say MD, missing diagonal, ang formula ang pwedeng gamitin mo mentally ay doblehin mo yung area, tapos i-divide mo siya ng given diagonal. Okay? Palitan natin ng capital letters siya para medyo formal naman. Again, missing diagonal is equal to twice the area divided by the given diagonal. Pwedeng gamitin to. Kapag binigay yung area at isang diagonal, tapos pinapahanap yung pangalawang diagonal. Last problem, what is the area of a quadrilateral LIKE with LI congruent to IK and LE congruent to KE? If one of the diagonals is 4 more than the other and IE plus KL is 16 inches. So, careful tayo. Wala siyang direct sinabi na ang given quadrilateral ay isang kite. However, with the given information, itong LI is congruent to IK, ito LI is congruent to IK, and LE is congruent to KE, we can have a reason para gamitin yung mga properties ng kite. Are you getting my point? Kasi, kunwari, ang given quadrilateral pala ay isang parallelogram, pero ang in-apply mo ay yung properties ng kite, malaking pagkakamali na yon. So, dapat, meron ka munang evidences na magkasabi na ang given figure or quadrilateral ay isang kite. So, ito, kite ito, pwede nang gamitin yung mga properties ng kite. Now, dito, ang question ay area lang ng kite. Kung area ang tinatanong, ang kailangan natin gawin ay ipag-multiply yung dalawang diagonals, di ba? Ang kaso, hindi natin alam yung exact measure nila. However,
ang binigay na detail dito ay kapag in-add mo daw yung dalawang diagonals, 16 ang kalalabasan. And another, if one of the diagonals is 4 more than the other, di ba? That sounds great. Kasi kapag daw yung isang diagonal ay, kunwari, 5, yung pangalawang diagonal magiging 9. Lagi siyang plus 4. Mas mahaba ng 4 inches. Ngayon, dahil wala siyang particular sinabi kung sino ang mas mahaba, sabihin natin na yung IE ang mas mahaba. Gawa muna tayo ng representation. So here we have let x be the length of diagonal LK. So sabi dito, if one of the diagonals is 4 more than, so kung x yung isa, let's say 5 yan, para maging 9 yan, plus 4, di ba? So gawin natin x plus 4. Kasi hindi tayo sure kung talagang 5 yun eh. So this will be the length of the other diagonal, yung IE. Now, what do we know about these two? Ang alam natin, kapag in-add mo yung dalawang yan, no, magiging 16 inches. So, LK plus IE. Burayan ko lang yun, IE. IE is 16. Ngayon, balikan natin yung representation. Yung LK magiging X, tapos yung IE magiging X plus 4 equals 16. Simplify natin yan, magiging 2X. Ito ay linear. Copy yung 16, yung 4 lilipat, magiging negative 4. So this becomes 2X equals 12. Answer, ang X ay correct, 6. So alam na natin yung value ng variable X. So pwede mo nang balikan yung representation mo itong dalawang to. Pwede mo nang sabihin na ang LK ay 6, tapos yung IE ay 6 plus 4, di ba? So that's 10. 6 plus 10 is 16. So tama na yan. Ngayon alam natin yung actual measure ng dalawang diagonals, pwede na natin kunin yung area. Area is equal to diagonal 1 times diagonal 2 over 2. Substitution, ang diagonal 1 ay 6. Multiply natin ng 10 over 2. Simplify, area equals 60 over 2. Final answer, area is 60 divided by 2 is 30. Tapos, yung unit of measurement ay inches. Kaya ito ay magiging 30 square inches. And that's it. Ang area ng given kite ay 30 square inches. So that ends our presentation. Kung may tanong kayo, pwede nyo i-comment sa ating comment section. Goodbye and thank you.